For the record lang po, talaga namang na marami pa rin ho talaga ang challenges natin sa justice system. Katulad nga ho yung sinasabing very low conviction, nasabi ko na po yun sa Committee on Public Order and Illegal Drugs, na sa karanasan ko po bilang dating Secretary of Justice, pag mga ganyan na mga may nadi-dismiss, nagtuturuan ho talaga ang police at mga prosecutor. Mahirap hong sabihin ang certain cases kung sino talaga dyan ang may kasalanan. Minsan it's police, minsan prosecutor. Iko-confirm ko lang po yung information kanina na maski nga ho isang justice ng Supreme Court ay binantaan ng isang drug lord. At yung drug lord po niyan ay isa po yun dun sa Bilibid 19. Yun pong linipat namin from Bilibid after the December 15, 2014 raid, temporarily linipat po namin sa NBI detention facility. Now, yung tungkol naman po dun, so bakit medyo hanggang ngayon, sa kabila ng mga naging raid operations namin po noon, dyan sa Bilibid, would you confirm that until this very moment or when you took over, na-discover niyo ho ba na kung si Peter Ko at yung iba pa doon ay tuloy pa rin na nagtra-transact? As of now, Your Honor, yung transaction po nila ay limited nila po doon sa stocks na na-distribute na doon sa baba. Right now, hindi na po sila makapag-communicate. Can you confirm po? Can you confirm po? Kaya nga po, sinagawa namin yung raid operations na yon noong December 15, 2014, ako mismo po ang nanguna doon, ay dahil nga dun sa mga nagiging impormasyon from this, all of these relevant agencies, nag-intel sharing po, nag-convene po ako ng high-level interagency meeting and constituted a high-level interagency team para nga iplano po yung raid na yon noong December 15, 2014. Dahil yung common information po namin noon is yung mga yan, sila Peter Ko, etc., habang nasa loob ng Bilibid, ay patuloy pa rin na nakikipag-transact sa pamamagitan ng cellphone and other communication gadgets. Wala hong, uulitin ko po, nasabi ko na nung privileged speech, na wala pong basehan o hindi totoo yung mga sinasabi o speculation na merong shabulab dyan sa loob, nagmamanufacture ng shabu dyan sa loob, at nanggagaling ang droga sa loob. Wala po yan. That one I am very sure of kasi yun po ang unang-una ko na pinaalam after namin renade noong December 15, 2014. So na-confirm po yung mga impormasyon na yan na sa pamamagitan nga ng cellphone ay nakikipag-transact po. Yan sila Peter Ko sa kanilang mga tauhan sa labas. Sila ang nagmamando, sila ang nagbibigay ng instruction saan mga i-distribute yung mga droga na yan. You confirm that, sir? I confirm that, Your Honor. But right now, hindi na po sila makapag-communicate dahil wala na pong cellphone makakapasok sa Bilibid. Hindi na sila makapag-order ng shabu sa China dahil paano? Mental telepathy very na gamitin nila. Wala very good po. Hindi na po yun makapasok, lang naman po ang remedyo dyan. Yes, Your Honor. Yan po ang remedyo. Ang tanong, bakit nga nila nagagawa yon na nakikipag-transact pa sila sa labas? Yan lang ang simpleng sagot. Dahil yung communication, yung mga cellphone, ay nakakapasok pa rin kahit papano. Kahit po, nung panahon ko po, I strictly prohibited that, but somehow, nakakalusot pa rin. Meron pa rin nung ilan-ilan, well, there are indications that galing din mismo sa prison guards. Ang mahal daw po ng pagpaparenta ng mga cellphone. O kaya nakakapuslit. So, yun lang naman. So, I commend you. Kung na-result na, na-address nyo na po yan, sinasabi nyo po sa amin, zero na ngayon? Yes, Your Honor. Sana, zero communication na sila, Your Honor. Sana po, nung panahon mo pa, diniplo yung SAP doon para nahinto na ito sa panahon mo pa noon, alam Your Honor. Po, how I wish. Yung SAP, kinuha mo na noon, okay. Pinagwardyahan yung may binibit. I tell you na naisip na rin po namin yon. Kaya lang, meron po kaming mga, you know, when I consult some lawyers within, within my staff and within DDOJ, kailangan pa daw ng kung anong mga
pwede pang gawin, you know, to be really strictly above board. Pero naisip din po namin yan. So may I commend you na if you are telling us na totally free na of cell phones and other communication gadgets ngayon ang NBP, wala na ho tayong maririnig ng mga ganyan na mga transaksyon. Madam Chair, yes. Kung ako naman po ang didiskarte, magpapasok ang dalawang cellphone doon, mamonitor ko. Sige, sir. Yeah, Your Honor, pwede ho namin i-test yan. Your Honor, pwede ho namin i-test yan kung totoong cellphone free na po. Your Honor, ganito pong sitwasyon doon. When you say pagpasok ng mga contraband like cellphones, like sauna bath, like TV, na mga malalaking TV, wala na po, Your Honor. But as to kung talagang totally nalinis na namin yung buong bilibid, kung hindi po namin nabungkal inch by inch yung mga lupa doon, Your Honor, baka mamaya meron pa nakatago doon dahil last na na-discovery namin ay nakatago doon sa chinilas na Highlander. Si Peter ko may chinilas na Highlander na makapal. Doon niya kinat yung rubber, sinaksak yung cellphone, doon nakuha. I can believe that. Ganun ho sila ka-creative. Yes, Your Honor. Nangyari ho nung, mas nga ho nung nasa NBI na sila eh. May isang insidente na ganun na na-discovery na sa pamamagitan ng sa chinelas. Pwede nilang mailagay kung pwedeng yung mga ganong ilagay. Yung hinanap ko rin po yung sinasabing tunnel. Sarado na po yung tunnel na yan. Pre-war ho yan. Kasi sinasabi rin ho na posibleng nandun sa tunnel pumapasok o kaya merong siya bulab. Wala hong ganong tunnel doon. Doon din po sa punto, yung information na sinabi po ni Senator Gordon na nagpapalabas sila at sila pumapatay. Can you please confirm kung hanggang yung situation na yan na posibleng nagpapalabas ng preso. Now, I would not know whether Senator Gordon is referring to Bilibid or to the other detention facilities under BJMP. All. So it could be Bilibid, it could also be the detention facilities. Meron pa kayang mga nangyayari niyan, mga ganyan? Baka naman ho ito, I'm not also sure, Senator Gordon, pero baka naman po yung ganyang scenario na yan na nagpapalabas, I think they used to call them zombies, ay wala na yan. Maybe it happened several years ago. Pero yung ganyan na nagpapalabas, kasi nung ako po sa DOJ, wala na ho akong narinig na mga information or reports about the possibility of prison guards sneaking out of Bilibid. Of prisoners sneaking out of Bilibid to do or to commit certain crimes. Although dati naririnig ko po yan, before I became the Secretary of Justice, pero nung ako na po, wala na po akong naririnig na ganong report. Ang narinig ko po, and as I said, validated by Intel, is yung continuous transaction by drug lords through communication gadgets. Ma'am, just a point of information. Paki-check lang po kung nangyayari pa rin po yan hanggang ngayon.